kung ano nga ba yung magiging playstyle dito ng Evo's PH. Totoo, totoo. Pero mind you, Kuya Butter, sa Angusion ngayon ay naka-counter din naman ang mga holds. Like, yes, for example, the Franco Bite, the Choke Kick. So, tingnan natin, for sure. Oh, yun ang sinabi natin. Oo, the Choke Kick. For sure, kasi itong Bren, alam din nila yung galaw ni Kapitan Payne. Eh. Alam din nila yung galaw ni Kapitan Payne in terms of drafting. So, parehas may ano to, parehas may hulog itong dalawang team na to. Lilia ang iba ang ipipick ngayon ng Bren Esports, the Magic Shoes, the Black Shoes, plus yung mga Magic Shockwaves na nakakagulo sa Clash. Let's see kung paano nila i-utilize to. Yes, and right now Terizla getting hovered, nandun din dito si Kari, and that is going to be the pick dito for Bren Esports. A very logical pick coming out from Bren, kasi kung isipin mo dito, the Esmeralda, tapos yung Croc, those are two heroes that are heavily countered by one carry. Yeah. So, sabihin, yun lang. Sabi nila dito, sige, wag nyo nang piliin yung counter. Kami na ang pipili. Uunahan na namin kayo. They do have kasi counter din yung carry sa Terisle. Oh. So, sabi ng ano dito, Bren Esports, so, i-instant nyo na. I-instant true damage nyo niya. Ito na. Si Selena G. Ito na. Ang bumabagabag sa Bren na matagal na panahon na. The virus. They've made it out from that hellhole. Mm-hmm. Dati, tingnan natin ngayon kung gagana yung plano ng Evo's PH dito. Pakiramdam ko, sabi ni Payne, sabi niya, gamitin niyo si Lina. Gamitin si Lina. Wala na ako doon sa kabila, ako yung magnet dyan eh. Oo, gamitin niyo. Chillax lang kayo. Sabi ng Evo's PH dito, oh guys ha, nakikita tayo sa camera, okay, eto, kunyari, coach ako, kunyari, pero piliin niyo si Lina. Oh, tignan mo si Dexter, first time ko nakita si Dexter na nakaganyan, parang... Scripted nga, kasi man, nakita sa camera, man, Kuya Terz. Parang tumaas yung sahod nila, wala na siyang iniisip. Siyempre, ganun dati, yan eh. Dati kapag naglalaro yan, nakaganun lang eh. Oo, kasi nga, kapag kita ka sa camera, sinabi ng Evo's management, hey guys ha, kailangan mapakita natin na ano din tayo, camera ready din tayo. Oh, tingnan mo. Ah. Oh, 'di ba kunyari pa tumitingin, oh, parang oh. Boss. Okay. Favorite stone 'yan, Jade. Ano? Ang favorite stone 'yan, Jade. Jade stone? Jade stone. Bakit Jade stone? Hindi ko alam. Pero guys, kidding aside, legit 'yan. Joke lang 'yan, scripted. Nag-uusap talaga 'yan mga 'yan. Franco will be the third ban of Evo's PH and Leomord naman uy, sa Bren Esports. Uy! Si ano, Binigar Pusit? Si Binigar Pusit, ito na! Let's go! Binigar Pusit! Ito na, nilabas na ng Evo's ang ano nila, ang kumbaga, training nila. Ah, nag-smile na si Kuya Dexter, oh, parang naghanda na siya. Ako gagamit nito eh. Si ano? Ay, si... Dahiling galing. Nilabas nila ang hiling galing. Pili ko hiling galing... Hindi. Sabi nila si Gatot daw. Si Gatot Kacha? Oo. Pili ko hiling galing eh. Sabi ni Madam Announcer, si Gatot Kacha. Ito na, boy. Ay, gusto ko tong lineup ng Bren. Na parang napanood ko na to kanina. Alam mo kung anong mangyayari dito, Kuya Butters? Mag-aano to, magpi-penalty zone. Oo. Pagka-penalty zone... Si Estes nalapit sa mga kampi niya tapos healing galing jutsu. Ay, Nana o Paramis? Sino kaya? Sino kaya? Paramdam ko, labas yun na yung nanay para matuwa si Manjin eh. Nag-Rafaela. Wala Rafaela. Okay. Pwede silang humabol talaga dito. Humabol. Tsaka, at the same time as killer din. Kasi kumbaga, yung Esmeralda, ang hirap niya na nga patay. Na standalone yung Shockwaves na hinahatid ni Mr. Consistent Yuji, Doc Rebo and Coco dito. Hawak niya sa kamay si Coco, mga kaibigan. Inuna ang Binigar Pusit. First blood para syempre kay Doc Rebo. Kahit support yan, last hit niya pa rin yan. Okay. You don't really have that burst damage. Well, you do have that burst damage. Pero kailangan si Haji, mas mataas yung farm dito. Speaking of Haji dito, nako, nagkahulihan na naman. Nakapatay na naman si Mr. Consistent with a double kill. Hawak na ni Rebo lahat ng kamay dito ng kanyang mga teammates as Evo's PH will run for their lives. Coco ay may iwan lang dito sa ating bottom lane. Sinusubukan niya lang maging gangster dito para sa Evo's PH. Kunyari lang, medyo makunat-kunat siya. Yan lang ang kanyang ginagawa. Pero matataon siya dito, nagatot kacha ni paring Haze. Honda, tatakbo, gagamit siya ng kanyang sprint dito. Magbabasag lang ang Bren. Pumasok si Haze. Superhero landing. Tatamaan si paring Dufen. At sabay bili pa si Teng ng mga items. Wala na siya pake sa mga naramdaman ng kampi niya. Dahil nandito ang clash sa
the bottom lane. Mahuli pa si Dexter ng onting kuryente ng Gatot Gacha. 5-0 Bren Esports ang lamang, paring brothers. Totoo, nagkakahatian sila dito at mukhang hinahati na nga ni paring tenga laban dito. There you go, merong deadly cash magagana pero ubos ata agad ang Evo's PH bago ko pa nasabi. Sabay Mamba out si Haze using the Avatar of the Guardian. Coco, siya na ang ano dito, ang main damage output. Sumama na siya sa mga kampi niya. This is looking not looking great for Evo's PH. Paring Terz, Doc Rebo, ito na ang right now. So this is the classic Bren na hinahanap ng mga tao. Falling Star Moon coming out from the from Killer, pero it won't be enough para makakuha siya ng magandang shield. Teng and Coco, binurse lang siya ng biglaan. Iba yung pinapakita ng Bren Esports dito. This is might be the form na hinahanap natin sa kanila all throughout the other tournaments na nakikita natin. Down for Evo's PH. This is looking bad for the side of Evo's PH. Yes, tama ka dyan dahil eto na. Ang mahuli dito ay si Dexter. Killing spree pa si paring Haze. You will never count down Haze right now. Kahit ano pa ang gamitin niyan. Oh my. Nagpapakilala na naman yung brand dito, men. Ang ganda. Sinabi actually, sinabi nila, hindi na kami nakakatakot. Nakakatakot pa rin kami. Nakakatakot pa rin kami at kami pa rin ang siyang tunay. Papasok si paring Honda dito. Pero Doc Rebo, men. Iba yung pinapakita ng Bren Esports dito. Kumbaga yung galaw talaga nila. And they're on a mission to actually make this a perfect game, mga kaibigan. And it is a perfect game. Bren Esports not losing an objective. Nila dito, paring brothers. Harith, Bren Esports, what will they ban? Yun yung pinaka-question natin dito. Kimmy, ayaw na nila ibigay. Evo's PH, I feel that they will go for the Grok kasi it's one of those comps na gustong-gusto talaga nila. Yeah. And probably, just probably, a control mage naman ngayon for the side of Evo's PH. Pero ang tanong, sino ang maglalaro doon? Is it going to be Dexter? Kasi tatandaan natin, interchangeable yung mga roles nila. Oo, tama. Yun ang maganda naman dito sa Evo's. Hindi mo malalaman. It's going to be the Grok. Hindi mo malalaman kung sino nga ba talaga ang gagamit. Pero yun nga, they went for the Grok. I do feel Franco is open dito for Bren Esports. Madalas nila piniplay yan na kapag may nag-rock, sinasagutan nila ng Franco. Pero mukhang ilalabas na naman ni paring Haze ngayon ang The Iron Legs. The King of Iron Legs Tournament. Nilabas na naman ni Yeli Haze, mga kaibigan, El Clasico. Hindi na lang si Haze yung gumagamit ng Cho sa kanila. Sa Bren, oo. Nakikita ko si Coco, nagpa-practice siya. Nang Cho. Oh. Pero eto na. Magandang setup. Magandang setup. Evo's PH dito. Nilabas na nila ang kanilang the ultimate strategy. Mm. Will they give Haji? Mukhang eto na nga eh. Mukhang ibibigay na nila eh. Ang Gusion, mga kaibigan. Nako, Kuya Terz. Pero nilabas pala ng Evo's dito ang the ultimate connection. Ginawa ko lang ng sound effects. Oo naman. Wala silang boses, ginawa ko ng sound effects. Totoo naman. Kasi tayo yung naririnig. Tayo naririnig. Tulong ko na sa mga player. Gusto nila gumawa ng mga sound effects. Pero ito, Kuya Terz, nilabas ng Evo's dito ang pinaka nakakatakot na connection. Ano? Sa lahat ng connection. The Grok and Kak connection. Mga kaibigan, the Kaja and the Grok. Paano ang sagot nito, Kuya Terz? Ilang beses natin to na witness the spam and the early rotations from both of these heroes ang kailangan sagutin ng Bren. Well, nakuha din naman ng Bren Esports probably yung kanilang mga gustong hero dito. As we are seeing, there is a Thams, there is the Cho, and there's the Esmeralda. Hindi sila lugi dito. Yung isipin natin dito, Evo's PH, they have the Gusion, pero ang problema naman sa Gusion ngayon, momentum-based, you need to make him start early sa mga pag-pick-off niya. If you're not gonna do that, then you might as well just pick a conventional mage na kaya mag-perform kahit walang kills. Kasi ang Gusion, ang pina-farm ay heroes at hindi minions, ladies and gentlemen. Si Kuya Rebo. Lamang ang buto-buto, mga kaibigan. Alam mo, si Kuya Rebo naman kasi hindi niya naman tatawagin doktor ang sarili niya eh, kung hindi kailangan eh. Kumbaga, ang ginagawa ni Doc Rebo dito, alam mo yung kapag meron kang pasyente, yung pinapaabot niya yung mga ano, yung pinapaabot niya yung mga gamit, parang, oy, ikaw, give me the Paramis. Parang, give me the Thams.
Ganun ang ginagawa ni Doc Ribo. Tapos syempre, tamang flex siya dito ng kanyang muscles. Ewan ko yung Brain Esports, baka gusto ilabas yung Paramis, pero yan yung bumangungot sa kanila nung MSC. Oo, yung Paramis. Yun. Uy, pero eto. Ah! Wild Wild West. Isang hinete. At isang, cowboy. Isang cowboy. Isang cowboy. The Wild Wild West. Kung baga, meron ka ng Grak and Kak connection, meron ka pang Wild Wild, Wild West. Para dito sa side ng Ibos PH. Pero dito naman sa Bren, grabe oh. Lunox, Esmeralda, double mage setup. Meron ka pang Tams na magandang sustainability. And again, is this a Franco pick? Dahil nga, Bren, this is their main counter to the Grak pick. Mm. Best, ano na yan eh, laging given na yan eh, na kapag may nag-Grak sa kabila, gusto ng Bren na may Franco sila. Dahil nga, yung Bloody Hunt, ay kayang kagatin yung Grak. And paring batters, yung passive ni Franco dito kaya makipagsabayan sa rotation na meron ng isang Grak. And history check lang tayo mga kaibigan, ang gusto ni Dufen sa MPL 0% win rate. 0% win rate. One time yung nagamit yun Dexter as the Kaja, Dufen as the Gushon. May clash agad. Wala nang intro. Dufen ang inaatake. Pinalamon. Naku ng po, normal hits. Dadagdag ata yung win rate dito ni ano. Ni pero, Dufen. 2 minutes. Under 3 minutes. Ito na paring batters. Ito na yung Mr. Consistent UG na hinahanap ng lahat. Getting all the kills na naman. UG putting on a show, paring batters. Bren Esports. Wow, what a performance. Pero right now, they're gonna get a kill. Mm-hmm. So walang dalawang beses iwasan yung dead zone nata. And madali ding iwasan yung Rhapsody. But as I say this, there is another kick from Mr. Iron Legs. Akin di pala. Si Doc Ribo pala gumagamit ng show. It's in. Eto na, Honda. Makikita dito, ladies and gentlemen, the top lane. Merong Divine Judgment na magaganap. Unang kill. Pangalawang kill pala para sa Evos. Another hook mula kay Yelly Hayes. Kung ako. Esports to us. We all know this is one game na alam natin magkuha. Pero nahuli si Dexter dito. Nakita mo yun? Tinali nung boss. Kailangan nila makama. Si Coco. Si Coco ang inuuli dito mga kaibigan. Pero buhay pa din siya. Legendary para kay UG. Si UG ang tagapagligtas. Sabi ni UG dito, Cox, maraming nahuli na highlights na pinapatay mo yung germs ha. Pero okay lang. Papatayin natin yung mga kalaban para sa'yo. And as much as their performance right now, Evo's PH can't really do much. Wala silang magawa dito. Dufen even getting his favorite hero. And right now, he isn't really being efficient sa lahat ng ginagawa niya, parang ginagawa lang nila dito. Pasok, mamatay tayo, panikris. Sabog. Ang muka ni Kaja dito, Hayes and company, nilalaro na lang nila dito, classic Bren. Oh! Grabe si Hayes talaga, double kill para kay Mr. Consistent and Coco once again, pang-apat na, grabe, maniac na si Coco sa mga germs, mga kaibigan, pero okay lang, dahil mukhang sila ang mananalo dito, Evos PH. Napakalungkot. Right now, MPL, teritoryo namin to. Eto na yon. This is a home court.